All right, guys. Good morning. Can you hear me okay? I would like to acknowledge the presence of ang mabubugbog ngayong umaga na ito is si Ma'am Aline at saka si Ma'am Cecil. Kasi wala si Sir Pasco. Sila sana mabubugbog sa umaga ito. All right. Let's get down to business right away para makapagbalik mabalik tayo sa mga trabaho natin. Okay, can we revisit the IPCRF? May sino may hawak sa inyo yung may share yung screen para sa ano? What are the things to prepare sa KRA 1? Wala yung ano ko eh, wala yung hanapin ko pa yung ano ko, yung guide ko niyan eh. Okay, wait, titingnan ko. Para ko na paano. Sige daw, hanapin nyo nga din yung guide ninyo dyan. Pabantay mo nung nag-ano tayo, nung nag-lock session tayo tapos may isinubmit na ano, what are the things to prepare? Pabantay mo ito. Asa man ito eh? Ay, dara. Good to know.
lahi man ang sakuha natin ni Ana. Na may copy ato? Kung saan copy sa inyo? Mag-quant kayo nila. Ma-order ka dito kang model para magka-quant. Ika, madili na ning dili mga lima dili. Mga nagdanim na tapos gapunda. Wala yung may ano sa inyo dyan? Naka-keep ng copy ng ano? Nung sa... Ano kaya itong memo, ha? Hello, sir. Mamali. Tama ba po, sir? Kato ba itong mura o PowerPoint, sir? Naman ko ato mura PowerPoint pero iba man ang laman. Pero sige daw, okay? Kwan daw. Basta ang importante, andun yung what are the things to kwan, gani. Itong, ipinakita dun ang, what are the MOVs to prepare para sa certain TRA. Iba kasi yung laman ng PowerPoint ko, so kumpiyansa ako masyado ba? LDM ang nasa akin pala. Ito yung diniscuss na, ito yung diniscuss natin. Actually, nag-discuss tayo na ito eh. Yung dito galit tayo sa, ano? Nag-lock tayo dito sa laboratory. Si ma'am ko din, baka naka-keep ng ano. Sige, try mo daw yung ano, ma'am. Sir, yung naka-TRA. GC, sir, kanang murag PDF file siya, sir, sa DepEd memo, mangyata to, sir. Na dito po ilistahan sa kuan, sir. MOVs po. Sige daw, ma'am. Ah, nasend na niyo sa GC? Yes po, sir. Nasend po na ako sa GC po, sir. Hindi ko makita. Can you send it again? Hindi ko ma... Way up pa ba? Nag-look ko yung Facebook ko.
Ay, kailangan kong i-refresh. Tumpuan. Ano, Ma'am Aling, Nana? Nakita na ako. Ah, ito, Ma'am Aling. Ito na. Ito na. Ito. Thank you, Ma'am Aling. Save na ako ni Sigma. On sa pani. May nakita? May na, Kwan? May na share? Yes po, sir. Okay, thanks Ma'am Alin for confirmation. Okay, ang i-discuss na natin sa morning na ito, no? Subject lang naman to. Is QRA1. QRA1 lang muna tayo. We're going to focus on QRA1. Okay. Ang sa means of verification sa QRA1 is ito. Questions with this one. Any supplemental material made by the RATI and used in the lesson delivery? Kung meron kayong activity 6, one lesson from the self-learning module. Actually, yung lesson plan. Ano yung possible na MOB natin for the video lesson? Yung sa ginawa ninyo ba? Di ba nag-present kayo? Yung sa COT natin ba? Anong suggestion ninyo sa para ma-ano natin itong video lesson? Picture na lang na nag-video lesson? What do you think? Screenshots na lang po, sir. Screenshot? Screenshot tayo? Kagong number 2 ng day 2. Kunsan mo ko eh. Ay, dito lang number 1. Okay. Ganito. Ganito eh, para magkaroon siya ng continuation. Okay. Yung sa carry 1, ito sa objective 1 tayo ha. Applied knowledge of content within the across curricular phase. Kabantay mo ito last time. Kinsa ka, Juan, sa mga first pages? Kinsa yung na-copy pa ito sa mga first pages? Sana, mga title page. Limbawa, yung QRA1, content knowledge of pedagogy, naalala nyo pa? Ito ba? Naalala niyo pa to? Hmm.
Ito, screenshots lang sa mga slides nyo. Okay? So dahil may ito, activity. Merong activity sheets. Okay. Ito na lang gawin natin. 3. Okay, KRA. KRA 1, 2. Okay, KRA 1. Objective 1, 2, and 3. 4. Ayan lang. Objective 1, 2, 3, and 4. Okay, ganito ang gawin natin. Things that you are going to prepare. Okay, mag-print ako ngayon ng COT ninyo. Yung COT ninyo, yung dalawang COT, ipiprint ko, no? Okay. Now, okay tayo dito. Sa 1. So, COT. And then, lesson plan natin. Yung lesson plan. And then, kung meron kayong PowerPoint presentation, di ba, pwede natin i-print yung PowerPoint presentation yung by slide siya? Yes, sir. Mm-hmm. So, ganun ang gawin. And then, lesson plan, slides presentation, okay, then after sa slides presentation, kung meron kayong ano, screenshot ng video. Screenshot lang. Screenshot of video presentation. Screenshot of video presentation and then na-upload nyo ba yung video nyo? Okay, Roman. Yes po, sir. Kasi kung na-upload yung video nyo, lagyan nyo ng link siguro kung saan nyo doon na-upload. Hindi lang yung screenshot lang ng ano ng video. Pero kung hindi kasi na-upload, pero in a sense, kasi ginawa niyo yung video presentation na yan to serve as the guide of your students eh. One way or another, i-upload niyo yan. Lagay niyo na lang yung link sa baba, no? And then, of course, yung video presentation na yan, dapat careful ka, ang i-check niyo ha, is nandoon sa lesson plan. Yung part sa lesson plan ba? Yung presentation.
Yung part sa lesson plan na doon yung presentation, ilagay niyo na doon ang video. Ang means of presentation mo is video presentation. Ano yung banta? Procedure. Halimbawa ha, dito sa discussion of new concept. New concept man yan. Discussion of new lesson. Halimbawa, ang gagawin ko halimbawa kay Ma'am Cecil. So, halimbawa, yung procedures mo dito, sa review of the previous lesson or presenting the new lesson, ang ginawa natin dito is ano man. Halimbawa, kaysa sa lesson plan nito is ask the students on what are the power problems and answer those materials. So, halimbawa kay Ma'am Cecil, ang ginawa niya doon sa review of the previous lesson is a sort of a game or a sort of a quiz was fun. So, i-state nyo dito sa lesson plan ninyo. Okay? So, how are you going to state that one? Kasi, online session man yung kay Ma'am Cecil. So, halimbawa, let the students participate on the kuan, katong, unsa tong na game niya. Halimbawa, or on a quiz B using unsa tong software? Quiz is Quiz is. Okay? So magtugma ang sa atin lang dito is magtugma ang lesson plan ninyo at saka yung gi-present ninyo na mga slides presentation at saka yung screenshots ninyo sa video presentation at saka yung laman ng yun. Basta magtugma yung lesson plan sa presentations ninyo. Then, sa number 3, ganun pa rin. Kung mayroong activity sheets na na-involve doon, ha? Isalin ninyo, activity sheets. Guys, kung mayroong activity sheets, dapat mayroon ding criteria. Ano ba yun? Ano nga yun? Rubrics. Performance rubrics. Criteria. Performance criteria. Okay. Performance criteria or rubrics. Okay. Yung rubrics is for the koan. Yung rubrics is for the in support with the koan. In support with the activity. Yung performance criteria will be sort of a SAG. Oh, yes. Oh, yes, bito. Tara, mingmit na ta. Gani. Bada na, eh. Ay, Jesus. Okay. And then, okay, yun lang. Taman tayo sa number 3. Kasi KRA 2 naman to. Yun lang muna ang ikuha natin. So, ang utang ko sa inyo is itong COT. Natay, dako yun ang mapasnak ninyo sa kuha, di ba? Sugod na mo kamot-amot niya. Kisa itong okay. Mga sa COT ito. Okay, sugod kayo, boss. Sugod na mo kamot-amot. Okay, kayo. So good na magamot-amot niya, ha? Kanang itok-tok ninyo, guys, siko ang gamita, ha? Dili ko mo magsunod kung halimbawa ang pagtuktok niyo, Dre, kuan, kamot niyong gigamit. Kung siko ang itok-tok, butos-but na igidala na. Naigibit-bit. Oo, naigibit-bit. Oo. Uy, bahala si mong wati, boss. Nagres. Alright guys, so the same favor that I am going to give you as much as with the others. I know you are very much busy right now. I know the hardships that you are going through right now. I know the pressure that you are in right now.
But then again, for those who have not yet performed the, you know, the COT2, you may submit, kasi video presentation man din karamihan dito, nakikita ko. Diba? You may submit your video presentation. Unahin nyo muna yung grades, unahin nyo muna yung kuan, yung mga ano ba yan, requirement na makuha natin yung mga programs, unahin nyo muna natin yun, and then you could submit your videos on the later part. Ayoko nang kuan po, ayoko nang nagsugod na ang second. Oh, kanang next school year po. Okay tayo? Okay, okay. Pwede pang grado o master? Naman si Ma'am Alin. Pwede ba yung magkilo, magpakilo eh, ma'am? Gani. Pwede. Pinakalasan. Ah, ano ba? Deadline of the deadline. Pwede, kwan ma'am? Bukas ng noon? Kaya pa ba? Bukas ng noon? Yung sa tayo, pinag-uusapan natin, ha? Saan si Ma'am Alin? Hello, sir. Yes, sir. Pwede pa ba daw bukas na until noon? Ang grade, sir? Grades, ah. Oh. Okay raw man siguro, sir. Basta mahatag lang sa advisor po. Ugma sa, basta ugma, mahatag sa ilaha po, sir. Ugma, no? Yes, sir. Pinapagin mo ako, ano ba? Pero ganito ang gagawin natin, guys. Ganito ang gagawin natin. In order for us, magkakaroon tayo ng ano, ng cut-off natin. Halimbawa, ako dito, magka-cut-off ako ngayon na araw na to eh. Ngayon na araw na to, magka-cut-off ako, and then isasubmit ko talaga sa ano. Okay na ito, stop share ko na to. Yan na, boss. May tanong sa i-prepare natin? So, mag-print ako ng COT, and then lesson plan. Slides presentation, and then screenshot of video presentation, activity sheets, rubrics, and SAG. Yeah. Okay. Okay. Now, para sa ano, para sa yung ano ko, yung way of recording ko ngayon, no. Kasi para hindi din yun na nga, nape-pressure din pati yung sa academic eh. Now, I wanted to submit, halimbawa, I wanted my target date, my target to submit my grade is ngayon na araw na to. And I know na mayroon pang hahabol, no. I know mayroon pang hahabol sa ano, sa kini, kasi andito man din si Ma'am Alin. Ma'am Alin, kayo man din ang gagawa ng program, di ba? Yes po, sir. So, mangyari is that magsasubmit na ako ng grade sa ano, sa advisor. And then one way or another, no, one way or another, kasi tayo yung may bigger percentage. Eh. Tayo yung may bigger percentage sa ano, sa when it comes to kuan, kining grades. Kasi pag bumagsak atin, one way or another, sure na gid na nga di na siya graduate. Pero pag bumagsak siya dun sa academic, pwede pa siyang mag-graduate pero hindi ma-release ang
Kwan. Ang TOR, ang transcript, until such time na masummer niya yung ano, yun man yung Kwan. Okay? So halimbawa, mag-release ako ng grades mamaya, cut off ko, mamaya, nung hindi na kapag submit, ihahabol ko na lang siya ngayon, and then my advice to the Kwan, my advice to the halimbawa kinamamahalin para hindi rin kayo ma-pressure, is that, ito yung briefing ko sa mga estudyante ko. Yung hindi makapag-submit sa araw na ito, they will not be included on the, ito yung tinatawag nating program. Diba ba? Yun yung briefing ko sa kanila. I would like to, and also, to state upon this one, to Ma'am Alin, baka magkaroon din kayo ng idea as of how you are going to manage the program. Now, kung mayroon man din, kasi magagawa pa kayo ng program, ipiprint nyo pa yan eh. Ipiprint, mag-sort, ganun yan eh. So, ang mangyari yan, that is why nga, as early as now, or as early as this week, kailangan yung makuha talaga yung names. Now, yung hindi umabot sa passing rate, hindi umabot sa passing rate, considered yun sila as failed. So one way or another, there is a big, much bigger percentage na hindi sila masali sa graduation rights. Okay? So in that sense, no, hindi sila ma-include ngayon doon sa... Wala si Kwan? Wala si Kumidya? Yung sina, naman to si Kumidya. Mag nakita ko ang motor ni Kumidya. Shepherds. Wala kang Sir Hamison, sir. Ah, ito ang Sir Hamison? Oo, oh, okay. Tawag daw siya. Oo, oh, Kwan yung si Sir Kumidya. Mas, kung sino ako yung Sir Kumidya, kasi 200 students. 200 Chopin students in sa kanya eh. But anyways, na halimbawa, naibigay ko na kay Ma'am Alin yung grades, or this week, naibigay ko na kay Ma'am Alin yung grades, or tapos, nag-start na yung committee, no? Na, yun na yun. I advise na hindi nyo muna include yung may mga failing grade. Then, i-print nyo na lahat. Now, pag may humabol, yun na yung sinasabi natin na kung sa linya pa, nasa likuran na lang sila. No? Pahabol na lang sila. Ang mangyari is that we are not going to jeopardize the preparation of the graduation rights because of waiting for them. Ang consequences nila doon, because of delaying the Kwan, the submission of intended requirements, is they will not be included on the Kwan, on the program. And then pahabol na lang yung names nila, no, nasa likuran, halimbawa sila sa linya ba. But then kung halimbawa mahabol pa rin nila yung ano, or hindi na talaga sila included sa graduation rights, pero gagraduate pa rin sila sa araw na yun, pero hindi na sila talaga na include kasi late na talaga yung pag-submit nila ng requirements nila. So, ganun ang nangyari. Tama ba kung mamahalin sa kanang concept? Tama po, sir. Okay. So, halimbawa, nag-virtual paso na ang uban, so, na yung dalawa kategory nga late, no, nga pagkuan. Yung ibang late na nakahabol pa rin sa pag before the program, yung mga late na nakahabol pa rin sa kaning plan is hindi sila ma-include doon sa program list. Pero nandito sila sa secondary na list. Hindi na nakabuklet, naka piece of paper na lang sila. So matawag pa rin sila. Ang second category na late, no, is that hindi na talaga sila nasali sa graduation rights. But then, maka-claim pa rin sila ng TOR nila
if ever they are going to enroll on the next level, which is on the college. Iba rin usapan na kapag late na talaga, no, nasulat na talaga sa, or na pa na talaga, hindi talaga nakasubmit, nasulat na talaga sa, na-reading na talaga, ibang usapan yun. Kung na-reading na talaga, release na talaga yung grades na yun, it means to say, welcome back siya for the next semester. Questions? La sir, claro. Okay. So kung wala nang questions, we are going to call it a day. Ma'am Alin, thank you for the sponsor. And then Ugma, Ma'am Alin, the same time tayo, 8 to 9 a.m. And then, pag-usapan naman natin is yung next na i-prepare natin for the one. For the RPMS. Kaya 8-2 na tayo. So, ang trabaho ko ngayon is i-prep ko ngayon yung mga COT1 ninyo. Tapos, para makatrabahan. COT1 and 2. Okay, guys? Good morning. Yes, sir. Thank you, sir.